Jesus is so good. Words cannot express my gratitude to my Lord and Savior, Jesus Christ. Again, pinatunayan na naman niya, basta mag-relax ka lang at magtiwala ka sa Kanya, si Jesus na ang bahala sa lahat. Kanina po, ang oras po ay around almost 10 to 10, no? Siguro 10 minutes before 10 o'clock. Someone at the gate. There's someone at the gate, nakatayo. They're not even knocking, no? Hindi na sila tumatayo. Then, sabi ko, puntahan ko kaya. Then, na-surprise po ako nung pumunta po ako. Ito na po yung mga, ano, yung mga ginamit ng Panginoon para yung medyo seemingly problem, you know, because there are, there were things that we really have to meet, to be met this, you know, this coming month. Mga bayarin and all that. Nung sabi ko, tinitingnan ko, in fact, meron kami mga listahan dito ng mga days, may mga check, you know, kung okay na ayos na. And then, nung sabi ko, I think 2 days or 3 days ago, sabi ko, Lord, ang calculation ko, talagang wala na to. Hindi. Oh, hindi na mag-meet, Panginoon. I told Jesus, sabi ko, ito na po, Panginoon. Sabi ko, it's my chance, it's my opportunity to just trust you. I mean, to just fully, F-U-L-L-Y, fully trust you. Natatandaan ko yung sa scripture, sa Bible, no? Sinundan siya ng maraming tao sa bundok. I don't know kung anong klase, kung saan bundok yun, whatever, kung saan man bundok yun. Nangaral siya. Then, ang sabi ng mga disciples niya, Lord, pauwiin mo na po sila. Dahil, hindi pa kumakain ng mga yan. Sabi ng Panginoon naman, kung pauuwiin ko sila, tingnan mo ang concern ni Jesus. I love this about Jesus. Yung concern niya sa tao, sabi niya, kung pauuwiin ko sila, they will faint along the way. Maaaring silang bumagsak, maaaring iba dyan, anemic and all that, and yeah, baka hindi maging maganda sa kanila kung uuwi sila. Sapagkat itong mga taong ito, kung saan sa ang lugar pa po nang galing. Sabi ni Jesus, give them something to eat. Sabi ng mga disciples, Panginoon, pag samasamahin man natin ang mga ganito, ganyan, hindi natin mapapakain ng ganito karaming mga tao. Ang pagkakamali ng mga disciples, nakalimutan nila, kasama nila ang God of the universe. Yun. Kasama nila ang God of gods. Bagay na nangyayari din sa atin. Sa akin, aminado ako. Sometimes, I forgot the God of gods is with me, Jesus Christ. Pero ang sabi ni Jesus, makinig po mabuti. Sabi ni Jesus, paupuin ninyo sila. At yung inupuan po nila, alam niyo kung ano, green grass. And then, may bata doon, may dalang dalawang isda and 5 tinapay, alam na po ninyo kung ano nangyari. Minultiply ng Panginoong Hesukristo yung 2 isda at 5 tinapay. By the end of the day, nakakain lahat at may sumobra pang 12 bakul. Bakul means basket. So, pag si Jesus, pinagkatiwalaan mo, sobra-sobra pa. Kaya sabi ko, 3 days ago, yata kung hindi ako nagkakamali, nakaupo ako, nagkikwenta ko, Lord, talagang ino, hindi na aabot ito kasi kailangan mabayaran na itong ganito, itong ganyan. Kukulangin na. And then until this morning, ha, maniwala po kayo sa akin, iniisip ko, paano kaya ito? Umuulan kanina eh. Umuulan po kanina. I was walking there outside. Bibili po ako ng mga pagkain. So, talagang, sabi ko, kung sa sarili ko, talagang ano na, may dala yung kalistahan ko sa notebook. Wala na talaga eh, kung ako lang eh. And then, ayun nga po, tignan niyo yung oras po, makinig po mabuti.
I believe may significance. Nakita ko po sila sa gate 10 minutes before 10. Hindi ba 10-10 yun? Diyan 10-10 ang nakalagay. Abundant life. Abundant living. Di ba? So, I love it. The Lord is good, truly. Jesus is truly good. So, ang message ko lang po dito, unang-una ay po patutuo. Pangalawa, kung may mga bagay na parang no way out na po tayo, na parang paano ito, paano ganyan, si Jesus lang po ang tingnan natin. Maaalala niyo po, ito katatapos lang po ng Mahal na Araw, kung nakapanood kayo ng mga Semana Santa na handog, yung mga Ten Commandments, di ba may eksena roon nung wala na eh, dagat yung hahabunin sila ng mga Egyptians. Sabi ni Moses, stand still and see the salvation of the Lord. Yung Lord doon si Jesus Christ. Stand still. Ako naman, sa atin naman ngayon, tapos na ang work ng Lord sa cross. Sit still. Sitting pretty ka lang. Bahala na si Jesus gumawa. Kasi sa mundo, magtrabaho ka, paghirapan mo. Sa atin hindi. Mag-relax ka lang sa bahay. Darating ang blessings. Hindi ko sinasabi maging tamad ka, pero subukan mo mag-relax. Ibig sabihin ng relax, magtiwala ka sa Kanya. Hindi ko sinabi maging tamad ka. Actually, mas marami ako nagagawa kapag ka nagtitiwala ako sa Panginoon. Mas nagiging masipag ako. Itong paggawa ng vlog. Aminin ko po, minsan tinatamad akong mag... Ito aminin ko po sa inyo lahat. Whenever may situations dito, problema, seemingly problema. Walang problema ang Kristiyano eh, I believe in that. Whenever, parang ganon, tinatamad ako. Yeah, pero sabi ko sa Panginoon, gusto ko Panginoon whenever magre-record ako, gusto ko yung punong-puno ako ng anointing mo. Mangyayari lang po yan pag naramdaman mo ang pagkilos ng Holy Spirit sa'yo. At pangalawa, yung mga siyempre manifestation na maginagawa niya, tulad nga po nangyari po kanya ng umaga, 10 minutes before 10. That is 10-10. And John 10-10 nakalagay, abundant life. So, ibig sabihin, since we belong to the Lord Jesus Christ, hindi tayo magkukulang. Subukan, wag lang po nating anuhin. Kasi ang ibang tao, hinahanap na yung wala sa kanila. Basta ito magustuhan ko siya. Kung ano yung meron sa'yo, pasalamatan mo. Be thankful kung ano yung meron sa'yo. Diba? Be thankful kung ano yung meron sa'yo. Sapagkat, bawat araw, doon nagpo-provide ang Panginoong Heso Kristo sa atin. Diba? Yung mga Israelita ng Old Testament, sabi ni Moises, sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, actually si Jesus yun, sabi ni Jesus kay Moises, tell the Israelites, kumuha lang sila ng mana, yung enough for the day. Then ang some Israelites, lumabag, pasaway eh. So ang ginawa nila, nagtago sila ng mas marami. Nabulok, inuod. Ohoho, sayang. So ganun lang po rin tayo. Every day, you know what? Jesus is the God of now. He is a now God. He is always in the present tense. Nandaan yan. Nakaraan, tapos na. Natapos siya na yung gawain sa cross. Namatay siya. And then sa future, nandoon na rin siya. Focus tayo sa now. Jesus is the God of now. He is the God of now. So kung may problema ka, kapit ka sa Kanya. This is a testimony of how good Jesus is sa buhay ko, sa buhay namin. So hindi pinanggal ko na nga ito. Ito yung mga listahan ko. Yan oo. Inano ko na yan. I mean, no need na yan. No need na yan. Sobra-sobra pa. Sobra-sobra ang dumating. So blessed and so thankful. Yung lumabas ka, may nagbunay kami ng mga merienda, yeah. Kasi akala mo nabibili ng mga ganun kasi grocery pong konti. Kasi 'di ba? Kasi tipid na eh. Diba? Tinitipid mo, pero gusto, you have to meet it. That. Pero hindi na eh. Pero ang Panginoon talagang, anak ko ito, hindi ko papabayaan na magkulang to. Eto na, eto na. Ganun si Jesus. So, lalo alam mo, as a believer, as a born-again Christian, araw-araw ko pa rin nakikilala yung kabutihan ni Jesus. So, thank you, Jesus. Ano pa masasabi ko? Okay? So, ito lang po ay konting testimony. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na, click mo ang notification bell and share mo ang video. Lalo na ito, i-share mo ito, testimony ito. Basta, overflowing. Thank you and Jesus truly loves us all. Thanks po.